The head of Star Magic, Mr. Loren Jogi, may matinding revelasyon at payo para dito kay Catherine at kay Daniel Padilla patungkol sa kanilang buhay at karera. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at click mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to link the all para ko hula ko na makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Of course, bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit lover cards po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Plano na daw tang Galena o di umano sino Daniel Padilla sa kanilang hanay. Ay bakit maresa? Dahil nga daw ha, ito ay ano pala nga, chismis. Oh, na nasagap. Hindi namin sinasabing tatanggalin siya. Nasagap ng ating mga meses. Kung nawalang ginawa sa hapon, pwede man tong ins o di kaya ay magkutuhan. Mag-bingo ya. Magic ang isa sa mga masasabi nating nabahandle ng ilan sa mga talent ng ABS-CBN for the longest time, kung saan ito po ang ahensya ng ABS-CBN na siyang nangangalaga sa lahat po ng mga artista na talaga namang sumisikat. Meron, kumbaga parang sila'y nagmamanage kung paano nila patatakbuhin or paano po sisikat at kikita ang isang artista, baguhan man yan o veterano. So, sa isa si Miss Catherine Bernardo sa pinalada nilang isa sa mga number one artist dito po sa Pilipinas. Pero nagtaka ang lahat, ba't hindi kasama si Daniel? Ano rin ba na alimarang mag-relax? Ang tanong mare, siya kaya ang pusa nagpunta ng Dubai o sinabihan kaya siya ng Star Magic na uwe, pahingahasyon ka muna. Yun ang hindi natin alam, malamang doon din galing. Kahuukin mo si Derek Loren Jog. Ay para bang isa din daw ito sa mga nananawagan sa pamunuan ng Star Magic. Na huwag namang alisin, if ever. Oo, totoo man. Daw yun, ha? Pero yun nga, ang chikante na sagap kasi nga dahil sa dami na mga intriga, tapos at the same time, hindi na nakakaganda. Tapos ang pabalita pa, di ba? May apat na endorsements na dapat pagkak. Alam mo yun, pagsasaluhan nila ni Catherine. Oh, pero ang ending daw ngayon, si Catherine na lang daw yung kinuha at inalis na si Daniel. Dahil sa imaheng niya, dahil malaman, dahil din dun sa ano, gosh, dahil na hindi nagsasalita yung tao. Kaya siguro ang panawagan din na Derek Loren Jogi na wag muna daw si Daniel maghunos dili sa kanya mga magiging desisyon. Isa sa pinakamasaklap na balita nga na natanggap ng ABS-CBN at Star Magic na si Loren, Direk Loren Jogi, patungkol dito sa issue ni Daniel Padilla, dahil apat na endorsement po nitong si Mr. Daniel Padilla kung saan dapat kasama ni si Catherine Bernardo ay nag-pull out na ng kanilang mga kontrata para dito sa aktor. Dahil po sa hindi kagandang imahe na ipinapakita nito sa publiko at dahil na rin sa pananahimik nila patungkol sa issue, kaya pati po yung kanyang karera ay naaapektuhan na. So according po sa report na parang tatanggalin na daw itong si Daniel Padilla sa Star Magic, pero ito po ay wala pang kumpirmasyon mula po sa ABS-CBN Star Magic. Dahil nga daw di umano na parang hindi na nagiging bulsam yung kanyang image. Kaya nga po talagang kung titignan ninyo, medyo hindi kagandahan yung pagpasok ng taon nitong si Mr. Daniel dahil sa mga isyong kanyang kinabibilangan. Panoorin pa natin ito. Sa highest emotion siya. Then baka pagsisihan din niya ito at the end of the thing. Oo. Actually, parang naiintindihan naman natin yung ano ah, kung sakasakali man totoo ito, yung inipading, ano nga, oo, padig ng management. Oo. Kasi, mare, di ba tayo nga dito sa NRGF, okay, yung bang, oh, bawat sa pagkakataong ito ay wala pa naman pong inilalabas na any development patungkol po dito sa isyong ito. Hindi natin alam or hindi natin makonfirma kung si Daniel ba ang aalis sa Star Magic or si Daniel mismo ay tinanggal ng Star Magic dito po sa yung ahensya ng ABS-CBN. Kasi nga di ba parang sinasabi ng lahat, bakit si Catherine Bernardo ay nasa A-lister
ng lahat ng pag-i-listart ka kasi ibig sabihin priority ka sa lahat ng mga project. Pero itong si Daniel ay wala dun sa priority list kung saan nandun ang Dondel. Nandun si Donnie, nandun si Bel Mariano. So abangan natin kung ano magiging desisyon ni Daniel patungkol dito. At dahil dyan narito ang ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update, magbasa tayo ng ilan sa mga komento at magre-react po tayo patungkol dito. Unahin po natin ang komento na nanggaling po kay Aurora Pagaduan. Hindi masisisi si Kat, masaktan siya ng sobra, paulit-ulit siyang nilulokot, pinapatawan si DJ. Sabi naman ni Overlord, may bago na namin partner si Daniel. Parehas lang naman, ayos na yun, niwalay naman na sila. Sabi naman ni Louie Camacho, for me, normal lang naman na may problem sa isang relationship. Di naman pwedeng na perfect yan kasi sa mag-asawa nga, nagkakaroon pa ng jowa. Jowa lang kaya, ayun. I understand exactly how you feel right now and ginadalang ko po ang inyong mga opinion patungkol sa bagay na ito. Pero syempre, wala naman tayo sa posisyon nitong si Catherine Bernardo kung bakit po nakapag-desisyon na siya. Final na ang kanyang desisyon patungkol dito sa kanilang hiwalayan ni Daniel. At the same time, wala din tayo sa posisyon kung ano ba talaga yung naramdaman nitong si Catherine kung ano yung dinanas niya. Kasi kumbaga binigay niya lahat, all out siya kay Daniel eh. Tapos all of a sudden, malalaman niya during the years na kung saan kasama niya si Daniel, may nilalang ding iba. Pero yun ay rumors pa lang. Magkakaroon pa lang ng confirmation ng lahat ng yan kapag po mismo si Daniel na mismo ang nagbigay ng tumpak, no? At siya na po yung nagkumpirma patungkol sa bagay na ito. Kasi ayon po sa ilan, na pag daw po bumalik na si Daniel, siya po mismo ang magsasalita sa publiko patungkol dito. Sabi naman ng isang user, number 1 ABS-CBN Celebrity Queen Catherine Bernardo, congratulations. We love you very much. Excel Cat, we love you so much. God will bless you more. Yun, so ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito kung saan kinumpirma nga ng ABS-CBN that Catherine Bernardo is one of number one celebrity sa ABS-CBN and Star Magic. Kaya nga po talagang hinahanap po yung pangalan nitong si Mr. Daniel Padilla kasi nga parang wala po siya dun sa list. No, kahit man lang daw number 2 or ilagay man lang sa bakit biglang laglag si Daniel kasi parang nasira po yung kanyang imahe sa publiko. Sabi naman po ng isa pang comment, no, Nasip Oday, goodbye DJ, pinakawalan mo ang disenteng babae, love you Kat. Ayun, so ito naman po ang kanyang komento patungkol yan. Alam niyo po ako ha, pag pinapanood ko po yung mga video na magkasama sila ni Catherine Bernardo, medyo may awa akong nararamdaman dito kay Daniel. Pero pag naiisip mo kasi na parang sinaktan mo yung taong minahal ka ng sobra, yung mga sa'yo na umikot yung mundo ng taong ito, tas all of a sudden biglang malalaman mo, di ba, na meron palang unfaithfulness and unloyalty na nangyayari sa kanila. So anyways, let's see. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Daredz TV. And also, I have my TikTok account which is Daredz TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.